choosing a right person at a right job. A right person at a right job. Kaya yung mga tatandaan nyo kapag ka staffing, pipiliin na natin yung most qualified staffing. Kaya pipiliin natin yung mga pinakamagagaling. Nandyan yan sa selection, sa recruitment, sa hiring. Ano ginagawa niyan? Staffing. Na function nino? Ni management. Paano naman po sir kapag ka directing? Kaya kapag ka directing, titingnan naman natin yung ating mga tauhan. Kay supervising and overseeing human resources. Kay supervising and overseeing a human resources. When we say human resources, yung ating mga tauhan. Kay ginagawa ba nila yung kanilang mga trabaho? Nagagawa ba yung nasa plano natin? That's directing. Kay paano naman sir kapag ka reporting? Kay reporting. Paano naman po sir kapag ka reporting? Yung ating mga subordinates magre-report sa ating mga superior officer. Kay nag-improve ba? Nagagawa ba yung mga dapat gawin? Reporting. Ano naman sir ang tatandaan namin? Making. Kay making of detailed accounts. Kay nung ating mga ginagawa ng ating mga subordinates, making of detailed accounts of activities and kay work progress. Kay kino-compare natin dun sa ating plano, kay nag-improve ba yung organization natin? Mas gumaganda ba? Ano ba yung mga ginagawa niyong mga subordinates? Kay i-report nyo sa aking superior officer, reporting. Kaya yung controlling, okay, sinabi ko na kanina. Okay, so ang last natin ay yung budgeting. Okay, in every organization, hindi nawawala syempre yung budgeting. Kahit pagdating sa bahay, okay, di ba nagbabudget tayo? 1,000 lang po yung budget natin. So sige, isip tayo ng iuulam natin ng maghapon sa 1,000 budget. Ano naman po sir yung tatanda namin sa budgeting? Forecasting. Okay, forecasting of detailed accounts. Okay, of detailed forecasting of detailed accounts of operation based on operating efficiency. Okay, based on operating efficiency. Kay dito naman, oo nga sir, may naisip ka po na magandang objectives. Kay when we say objectives, layunin para makuha natin yung dream, kay yung goal ng ating organization. Kaso kulang sa budget, kulang tayo sa pondo. So hindi muna natin yung gagawin, kulang tayo. Okay? Management function. So maliwanag na po ba pagdating po sa mga management function? Kay favorite din yung itanong sa board exam, maliwanag na po ba? Kaya ulitin natin yung okay yung controlling. Kaya ulitin natin yung controlling, okay, para sa masama. Kaya kapag ka sinabi natin controlling, checking or evaluation of work performance. Kaya kapag ka controlling, yan yung parang nandyan si supervisor, tinitingnan yung kilos mo, yung trabaho mo, kung ginagawa mo ba yung nakalaang trabaho para sa'yo. Yan naman ang ginagawa saan sa controlling, na ginagawa nino ng mga nasa management. O ikaw, ginagawa mo ba yung trabaho mo? Kay tinitingnan mo, that's controlling. Checking and evaluation of work performance. Kay pa-screenshot, sige po. Medyo mahaba lang. Kay, o yan, na-picture na po. Iangat ko po. Okay, sinummarize ko na yung meaning. Okay, yan yung makikita nyo sa tanong kung definition of terms. Pero kung application, namnamin mo. Okay, yung mga sinulat ko dyan. Okay, yung mga in-example ko. Okay na po ba, Sir Oleng? Okay, so balik tayo sa ating mga tanong.
kay number. So ano pong hindi kasama? So nabanggit ko yung reporting. Checkan natin ang reporting kasama. Okay? Tanggalin nyo sa tanong yung not, ha? Ito, tatanggalin nyo. Kasama po pa yung budgeting kasama po. Okay, nabanggit din po natin. So alin po ang hindi kasama? Sa management function. So delta, recording. Hindi po siya kasama. Saan mo siya i-relate sa recording? Sa inyong layer 4, sa intelligence. Okay, sa intelligence cycle. Ano po ba sir pag sinabi nating recording? Okay, sa inyong intelligence cycle. I-discuss natin ito kay pagdating sa layer 4. So, discuss natin pagdating natin sa layer 4. So ngayon, dito muna ulit tayo. Kay balik tayo sa tanong. Number 8. Beneficial aspects of this approach. So, kita mo na kagad. Ano po ang tinatanong? Types of planning approaches. Okay, approach. Include a greater sensitivity to the unintended and negative side effects of a plan. So, ang iyong keyword dito ay yung negative side effects of a plan. Kapag ka nakakita ka ng negative side effect, positive, okay, good, bad of a plan. Okay, wala kang ibang isasagot kundi ano po? Advocacy planning. So ang isasagot mo ay advocacy planning, bravo. Sir, ano po ba kapag sinabi natin transactive planning? Kay, gaya na paulit-ulit yung sinasabi nung nakaraan sa inyo, favorite itanong itong si transactive planning. Tinanong ito noong 2019, tinanong rin sa amin noong December 2021. Ang tatandaan nyo kapag transactive planning, kay it is face-to-face interaction with the community or with the people. Okay, face okay, face-to-face interaction with the community. Or with the people. Ano po ba kasi sir yung planning approaches? When we say planning approaches, pamamaraan kung paano natin gagawin yung isang plano. Sabi ni transactive planning, bago tayo magplano, tanungin muna natin yung community, yung mga tao, kung sila ba ay pabor dun sa gagawin nating plano. Kung hindi mo nakita yung face-to-face interaction, pero nakita mo sa situation na yung mga police officer ay pumupunta sa community, very good, nakakandak ng survey para sa gagawin nating plano, still, ang isasagot mo ay transactive planning. Paano naman sir kung ma-encounter ko si incremental planning? Si incremental planning, kay kalaban niya lagi sino? Si synoptic planning. Kasi sabi ni incremental planning, kay sobrang hirap daw kapag ka comprehensive, long range ang isang plano. Dapat daw gawin natin step by step. Kay dahan-dahan lang, kay huwag nating biglain para at least kita kagad natin yung resulta. Kay nakita mo step by step, ano pang pwede mo makita? Plan, kay within a plan. Kay plan within a plan. Paano naman sir yung delta radical? So eliminate natin si transactive, eliminate natin si incremental. Paano naman sir kapag ka radical? Ano ba sir pag sinabi nating radical? Di ba when we say radical, reformative, reformation. So ang radical ay reformative. Ang sinasabi ng radical planning approaches, kay baka naman yung plano na yan, kay bago natin gawin, mas ma-improve pa natin. Mas mapapaganda pa natin. So it is what? Radical planning. Eh, sir, kung sabi mo kalaban incremental si synoptic, ano ba sir ang sabi ni synoptic? Kaya ito kalimitang ginagamit, okay? Sa police, synoptic planning approaches. Ano ba sir ang sabi ni synoptic? Kaya ang sabi ni synoptic, comprehensive dapat yung plano natin. Pangmatagalan. Okay. Pangmatagalan. Ano pa sir? Long range. Okay. Comprehensive, long range. Ano pa sir ang tatandaan natin? Problem-oriented.
a problem-oriented approach. Okay. Kung ganito, kay ganito kay synoptic, kay synoptic, ito yung ating goal matagal bago natin makuha. Pero sabi ni incremental, hati-hatiin natin. Kay sabi ni incremental. Okay, para at least dito, makikita natin agad yung ating objectives. Makukuha agad natin hanggang makarating tayo dun sa ating goal. So it is what? Incremental. Kung long range, synoptic. Okay, maliwanag po ba pagdating sa types of planning approaches? Okay, number 9. It is carried out in face-to-face interaction with the people or community. Okay, nakita mo na yan. Pero kapag ka nakita mo yan, tapusin mo pa rin ang tanong. Okay, try door and board exam. Minsan makikita mo na sa likod pala yung tanong. So dapat tatapusin mo pa rin. Okay, huwag kang ma-excite. Kapag ka nakakita ka ng indicator, huwag kang ma-excite. Okay, basahin mo ng buo yung tanong. So excuse lang. Okay. Who are to be affected? It also include field surveys and interpersonal dialogue marked by a process of mutual learning is called. So ano ulit ang una mong gagawin? Ay, wag mo munang kunin si A, wag mo munang shade na ang answer sheet mo. Okay? Eliminate mo si advocacy kasi alam mo reformative. Eliminate mo si incremental kasi alam mo short range. Okay, step by step. Eliminate mo si radical, wala ka nakitang reformative. Okay, wala ka nakitang reformation of a plan. So, tsaka mo isasagot ngayon si transactive planning. Okay, mahaba ang oras nyo sa board exam. Okay, mahaba ang oras nyo. Okay, 2 hours or 1.5 hours. Number 10. Okay, number 10. So, ang sagot natin ay transactive. Number 10. It is the omission or refusal. Okay, omission or refusal. Okay, ano ba, sir, kapag sinabi natin omission? Okay, obligation. Obligation. Na dapat mong gawin or sundin. Diba sa inyong felony kapag daw act or omission, ito ay isang gawa or omission. Ibig sabihin ng omission, ipinag-uutos pero hindi mo ginawa. That's omission. Without sufficient excuse to perform act or duty which it was his legal obligation to perform. So anong sagot nyo po? Okay, bakit po naging non-feasance ang sagot nyo? Ano po ba, sir, kapag sinabi nating malfeasance? Okay, ano po ba, sir, kapag sinabi nating malfeasance? Doing an act which ought not to be done. Okay, doing an act which might ought not to be done. Kaya ang ibig sabihin ng malfeasance or kung di mo makita malfeasance, misconduct. Kaya ang ibig sabihin ay dapat hindi mo gawin. Gaya for example ng pangungotong. Okay? Wala sa trabaho mo, wala sa PNP manual ang mangotong ka. Ibig sabihin may ginawa ka na talagang mali. That's malfeasance or misconduct. So, alisin natin, wala tayong nakitang ought not to be done. Ano naman po, sir, kapag ka misfeasance? Kay other term misfeasance ay irregularities. Kay irregularities. In the performance of duty. Ano naman po, sir, kapag misfeasance? Doing an act. Okay, doing an act improperly which might lawfully done. Ibig sabihin naman sa misfeasance,
trabaho mo talaga yung ginawa mo. Kaso mali ang pagkaka-execute mo. For example, ikaw ay nang aresto. Hindi mo binasahan ng Miranda rights. Trabaho mo ang mang-aresto. Kaso mali ang ginawa mong proseso. That's mispisan. Okay, miss. Kaya nga miss, namintis ka, namali ka. Kapag ka naman malpisan, mali talaga. Hindi mo siya trabaho, pero ginawa mo. Okay, kapag ka naman non-peasants, wala kang ginawa. Tinanong na rin yan sa board exam si non-peasants. May isa daw matanda, nananakawan, humihingi ng tulong, hindi mo tinulungan. Neglect of duty. Non-peasants. Okay, other term, neglect of duty. Wala ka naman ditong ginawa. Okay, maliwanag na po pa sa non-peasants, mal-peasants at mis-peasants. Ay kapag ka mispisans, trabaho mo talaga as police officer, mali nga lang yung ginawa mong proseso. Pag malpisans, maling-mali talaga. Hindi mo trabaho, pero ginawa mo. Nakuha na po ba ang pagkakaiba ni mal at ni mispisans? Okay, pwede na tayo mag-proceed. Okay, next. So ang sagot natin, non-pisans, bravo. Number 11. These are a portion of all able-bodied men from each province. Okay, able-bodied mean men from each province who are tasked to safeguard their town. So, ano naman po ang tinatanong sa number 11? Okay, sa Pilipinas na po ito. Pero panahon ng mga Espanyol. Okay, panahon ng mga Espanyol. Okay, panahon ng mga Espanyol. So, Spanish regime. So, lahat ng hindi panahon ng Spanish regime, i-eliminate natin. Ang una natin i-eliminate sa question number 11 is yung Delta. Bakit po, sir? Si Sherry Rib nga po ay ano? Panahon ni King Norman. Okay, Norman period. So, eliminate ka namin. Paano naman, sir, kapag ka quadrilleros or guardilleros? Okay, meron din po kasi ditong able-bodied men. Kaso makikita mo sa tanong, merong 5%. Okay, 5% of able-bodied men